Hello, hello guys! Si Mother ulit po ito. Kung bago po kayo sa aking channel, please subscribe po para naman po magkaroon tayo ng dagdag na views. Mag-comment lang po kayo sa baba para po ako ay makapasyal rin sa inyong mga bahay. Ngayon guys, ang aking i-share sa inyo ay kung paano natin pahalagahan ang ating mga halaman guys. Ito guys, ito yung aking Thai beauty guys. Ayan. Ayan. Munti ko na itong itapon guys. Talagang munti ko nang itapon kasi nung binili ko ito guys, dalawang dahon rin siya guys. Binili ko ito sa BGC guys, doon sa my plant display doon. Binili ko ito ng mga 650 guys. Ganitong-ganito rin siya. Pero guys, mga ilang buwan namatay siya, wala na to. Ito guys, ito ay bagong ano lang, bagong dahon niya guys ang mga ito. Nawala yung talagang dahon niya guys. So ito bare, ito bare. Ito, nirepat ko na lang siya nung may tumubo ulit. Hindi ko naman siya tinapon guys, pero muntik na. Pero sabi ko, nung kinalkal ko yung soil doon sa dati niyang seedling bag, actually yung kinalalagyan niya plus dalawang dahon guys, 650 yun guys. So nung namatay, wala na talaga. Kinalkal ko yung lupa at nakita ko guys, mayroong laman. So hindi ko tinapon guys, inilagay ko lang siya sa isang banda hanggang sa tumubo siya guys. At ito na po yung effect nun. Ayan. Tapos nung unang dahon niya ito guys, eto green na green. Eh, binili ko siya. Ay, ang ganda-ganda. Parang ganito siya, guys. Yung binili ko, ganito talaga siya. Dalawang ganito yung dahon niya. Tapos, namatay siya. Ayun, umulit siyang tumubo, guys. Ganito green. So, nadidismaya ako. Sabi ko, bakit naman ganito? Actually, guys, itong dahon na ito, tatlo sila. Kaso nga lang, guys, nung niripat ko, guys, naputol yung isang dahon. Naputol. So, ang tip guys, ito pa, crispy ba? Crispy yung stem nito. Crispy. So, nahatak siya ng isang dahon rin guys. Kasi, nung nawalan nga ito ng dahon, nung namatay, bare yan, nilagay ko sa isang sulok guys. Siniksik ko yung sa mga ilalim ng mga halaman na mas malalaki. Ayun nga, tumubo siya. Nung hinatak ko, naputol yung isang dahon. Ang bilis naputol guys. Masama sa loob ko na naputol siya, kaso nga wala akong magawa kasi hindi ko man pwedeng i-scotch tape guys, hindi kagaya ng ibang halaman na pwedeng pagdugtungin, pero ito guys, wala talaga. Isa ito sa caladium yata na variety guys, ang Thai beauty. So wag natin itatapon guys. Ito rin guys, angel wings din. Ayan, ito yung angel wings guys. Kagaya rin nga na sinabi ko, bare yan, nawala. Binili ko siya guys, ito mga 400. Tapos nawala siya. Kaso nga lang, hindi ko naman tinapon. Ayan, tumubo siya guys. Meron na siyang limang dahon. Ayan siya, limang dahon na yan guys. Actually, itong itlog na ito guys, nakatulong siguro ito guys, kasi isa ito sa organic fertilizer nga naman ng mga halaman. Nilalagay ko dito yung mga itlog. Ayan, kaya huwag nyo itatapon kung ganitong variety guys, yung caladium. Huwag ninyong itatapon kung maski na maging walang laman na yung pots, ipagilid nyo lang guys. Kasi may uusbong pala dyan. Ayan. Ayan guys, natutuwa ako dahil yung pangatlong dahon niya guys, lumabas na ng ganito. Hindi siya ganito guys, diretso lang na ganito. Kaka-unfurl lang nito, totally unfurled lang ito mga 3 days ago. Kaya bago ito maging tumandaman, kasi ganun nga guys ang nangyari ito. Patanda yung mga dahon nila tapos na wawala na sila. Pero napapalitan naman. Eto guys, diretso siyang ganito. Unlike this one guys, nag-green muna siya. Tapos nagkaroon lang ng konting spots, pink spots. Pero ito diretso siya ganito guys. Nung na-unfurl na siya, ganito na siya. So nakakatuwa diba? Ganito yung binili ko, nung klase na binili ko siya. Ayan. Kaya bago ito mawala, nag-vlog ako as remembrance po sa aking halaman.
Ito naman guys, ito naman ay isang uri ng bigonya, ayan. Ganun rin ang experience ko dito guys. Nung binili ko ito guys, sa isang paso, dalawang ganda-ganda. May bulaklak siya ganito guys. Ganyan rin ang bulaklak ng, ano siya, binili ko siya ganyan. Ito ay isang variety ng bigonya. Hindi ko lang alam yung exact name ng variety nito guys. Ayan siya. Ngayon, nung binaba ko siya, siguro nanibago siya sa kanyang lugar. Nag-ano siya, ganito siya guys, oh. Naging ganyan ang dahon. Ayan. Ayan, ganyan siya, oh. Natuyo siya. Lahat yan natuyo guys, natuyo. Pati to natuyo. Halos stem na lang ang ano, naiwan. Pero yun nga guys, hindi ko rin sila tinapon. Nadidismaya lang ako, hindi ko naman tinapon. Ayan guys, ito na sila ngayon. Ayan. Ayan, nirepat ko na lang siyang ang laki-laki na ng dahon niya. Oh. Ayan, kaya nakakatuwa. Alright guys, ayan po ang aking may i-share sa inyo. Huwag kayong tapon lang ng tapon kasi nga ito naman po ay ating binili. Hindi naman po natin ito hiningi. Kaya sabi ko, bago ko naman ito itapon, kalkalin ko muna ang aking mga halaman. Ayan. Ayan. Ito mga puti dyan guys, mga abono na yan. Naglagay lang kami ng abono guys. Ayan po ay nabibili na abono sa ating market. Ito mahilig ako sa pagtusok-tusok guys ng mga ano, pero later na po natin ito pag-usapan ng mayana. Ito lang muna tayo guys. So, ang care tips nito guys, huwag niyong masyadong diligan. Kasi nga, na ano sila, nabubulok ba? Kagaya nito guys, oh. Kikita niyo, konting-konting patak lang siya. Ayan, eto rin. Tapos, gumamit tayo ng organic fertilizer, kagaya ng yung shells ng itlog. Ayan guys, huwag niyo itapon, nilagay niyo sa mga halaman. At saka yung nabibili rin, pwede rin. Ayan siya, oh. Yung nabibiling fertilizer. Ayan. Tanong na lang natin sa market guys kung ano yung ano mga halaman, mga fertilizers para sa mga halaman. Ayan. Yung natutuwa ko sa flower nito guys. So wag na rin natin silang i-overwater guys para hindi sila mabulok. Ngayon guys, pwede rin kayong maggamit guys ng iba pang fertilizer maliban po sa mga pinakita ko dito guys. Ayan, tanggalin na lang natin guys yung dried na leaves. Ito rin. Ito guys, paalis na rin itong leaves na ito. Ayan. Leaf pala. Leaf kasi isa lang. Ayan. Kasi mahahawaan daw yung ibang leaves kung mayroong nabubulok na leaf. Tsaan. Alright guys, maraming salamat. Bye.